wait for mag-on si Doc Cecil. Ano Doc's kaya bagong here. outfit ni Doc Cecil ngayon? She's here, actually. She's Yes po. here. Yes, she was one of the first that was in the Zoom meeting. So I'll turn it over to Coach Vince. No, I'll make you the host. So magandang hapon po sa inyo. Good afternoon again sa lahat po. Thank you for being here sa ating mga kasyat, and especially kay Doc Cecil ng ating early phoenix. Hindi lang kasi understatement ang bird. Eh. Kailangan phoenix yung gamitin natin na term. I'm just looking for sa ating... Again, by the way, our speaker is Dr. Cecilia Katapang, MD, Aesthetic and Rejuvenation Medicine Diplomate, an Ophthalmology Academic Director, Asian Academy for Aesthetic and Allied Sciences. Hello, Dr. Cecil. Ayan, just fixing our PowerPoint. I'll notify Doc that we're good then. Wait lang. Ayan. Hello, Doc. Ayan. Iano lang natin ating PowerPoint. Hey. Hi, sir. Nice PowerPoint ko on my end. Ah, yes po. Ako na po ang mag-operate po ng ating PowerPoint. Ms. Dapp, ako host po. Sure. Wait lang. Okay. I'll get the... No, I'll make you the host. Ses got it kasi kanina to go live. I'll make you the host na lang, sir. Kasi ano, parang it's kind of medyo okay. Anyway, so sana masynchronize na lang yung PowerPoint at saka yung dakdak na. Ang beautiful naman ni Doc. Good afternoon, Doc. You're so beautiful in white po. Sige po. Doc, pwede pong ibaba ng konti yung camera ninyo para makita yung full face. Yan po. Yan, sir. Okay? Or lapit po kayo. Kasi po half body lang po yung nakikita sa inyo. Hindi ko po nakikita yung outfit nyo, ma'am. Eh. Kasi I'm taking note ng inyong outfit. Yan, okay na po. At least it's better. Better. Yan, pwede na po. Para lang po kasi kayo nakatingala dun sa... Ayan, sir. Okay na, sir? Pwede na po. Ayan. Ah, okay. Ito. Maliingat. Ito wala, sir. Yan. Okay? Aha. Yan, better. Ayan, better. Like... Better. Ayan. Ayan. Good afternoon po, Doc. Afternoon. Nakaka-excite po ulit because kumbaga maganda po yung nagiging feedback natin sa ating mga product knowledge training. And again, sa mga nandito po, sundin lang po natin yung house rules natin, dress code, at yung pagiging participative natin. Mahirap i-spell yun at ibigkas. Basta ang ganda po na mag-participate tayo. Hello din po sa mga kasama natin sa marketing team. Nandito po si founder. Nandito po si Ms. Dada, nandito po si Sir Troy, nandito rin po ang ating overall model na si Ma'am Ses, at ating mga minamahal na distributor. And with that, as you can see, naka-on na po ang ating PowerPoint. Ang pag-uusapan po natin ay Dr. Vita Mangosteen. Experience the bliss of 25 years old, no matter what age. Thank you, Dr. Ses. Have a good day. So, good afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nung nag-uusap kami, nung pinadala na ko ni Sir Lowell ng ano, ng products, no? And I saw that one of the products was mangosteen. In my mind, sabi ko, mangosteen. Siyempre, meron tayong some product na sobrang mag-advertise. So, I was thinking, sabi ko sa sarili ko, alam kaya pinag-iba nitong mangosteen ng Dr. Vita compared to, alam na, sa dami ng mangosteen sa market. So, I actually did not take it. Unlike yung collagen, I proudly sinasabi ko talagang ininom ko, no? So, mangosteen, sinama ko lang dun sa pile ng gamot na supplement na pinadala ni Sir Lowell. Kasi nga, I have no interest at all, actually, when I saw the product. Pero, nung binabasa ko na ito in preparation for today's presentation, kinikilabutan ako. Sa totoo na nga, hindi ako nang bibiro.
Sabi ko, shucks. Ang ganda pala ng mangosteen. Ayan, kinakabutan pa rin ako ng Dr. Vita. So sabi ko, if only I will be able to parang ma-share ko o ma-air out ko effectively how beautiful or how excellent the Dr. Vita Mangosteen product is, I think this will do very well and it can help a lot of people sa kagaya na sinabi ni Ms. Dada yata kanina. So, proceeding, di ba? So, alam naman natin that mangosteen, alam mo, so I'm sure nabasa nyo na sa lahat na, sa maraming beses na ang mangosteen is an excellent antioxidant, di ba? Okay, so next slide. So, slide. So, ikaw ba mag-ano ng slide natin? Kasi medyo parang lumagpas na masyado. Yan. So, alam naman natin that our environment is so maraming stressors, maraming pollutants. So, ang nangyayari ngayon is hindi nakaka-cope ang body natin. Lalo pag tumatanda ka na, bumabagal ang metabolism mo, bumabagal ang production mo ng mga antioxidants and mga tinatawag nating enzymes to fight free radicals. Eh, hindi tayo nakaka-cope. So, kailangan natin, kaya tayo tumatanda at nagkakasakit, kaya kailangan natin mag-supplement. So, yun ang problema ko. Yung synchronization ng slide tsaka pagsasalita ko. Slide, please. Ano kaya? Next slide. Kailangan maano ko yun. Parang hindi yan. So, okay. Let me just explain yung free radicals. Parang hindi synchronizations. Anyway, explain ko na yung free radicals muna. So, di ba, to sustain life, I don't know kung magsisynchronize yung slide ko tsaka yung pagsasalita ko kasi medyo parang nagsiskip. So, anyway, para to sustain life, naalala nyo nung ano tayo, nung elementary tayo, di ba? Nung elementary tayo, meron tayong tinatawag, di ba, sa biology natin. Cells make up a tissue. Tissues make up an organ. And an organ, yung body natin, di ba? So, doon yung organ, nagiging yung mga heart, lungs, skin, brain, lahat yan, di ba? Yun ang organs. Tapos that make up, organs make up our body. So let's go back to the cell. To sustain life, merong nangyayari dun sa cell natin. Merong something is happening in that cell sa ating body, no? Di ba? Ang tawag natin dun, cellular metabolism. O yung parang ano siya, dun nagkakaroon ng, dun nagsusustain, dun tayo nabubuhay sa sistema, sa what is happening in the inside in our cells, di ba? So to sustain life, meron tayong tinatawag na cellular metabolism. Yung cellular metabolism na yan, habang nag-work ang cell para buhayin ang katawan, meron siyang wastage o byproduct, di ba? So yung byproduct na yun, ang tawag doon free radicals. Yung free radicals na yan, umiikot yan sa katawan. Meron siyang tinatawag na free electron. Basta parang yung electron na yun, naghahanap siya ng para siyang lalaki na pogi, na attractive sa mga babae. So kunwari yung organ natin, kunwari yung ating puso, no, para mag function properly, meron nangyayari dun sa cells natin. Yung cells na yan, sa puso natin, merong habang nagfa-function, nagme-metabolize, nagkakaroon ng cellular metabolism, meron siyang naitatapon na produkto na tawag natin na free radicals. Yung free radicals na yan, meron siyang free electron na tinatawag natin na naghahanap ng madidikitan kasi kailangan dyan, masyado siyang parang kailangan lagi siyang may ka-pair. So ang nangyayari ngayon, yung mga ibang tissues natin sa body, dumihagahanap yung free electron na yan, yung free radical na yan, ng ka-pair. Didikit siya ngayon, kunwari galing siya sa heart, didikit ngayon yung free radicals na yan sa baga. Ngayon, kukunit na sa normal tissue ng baga. Pag kinuha na ng lungs natin, so pag nakuha nyo, yung lungs naman natin, eh masisira o maapektuhan. So, hindi siya magpa-function properly kasi yung free radicals napunta sa baga. Ngayon, so yung free radical lang yung sa baga na napoproduce, pupunta naman sa ibang parte ng katawan, causing the body to malfunction dahil sa ninanakaw ng free radicals ang mga electrons na dapat nandun sa organ na yun.
So medyo confusing, but bottom line is, in the process of, to sustain life, in the process of cellular metabolism, o para mabuhay ang cells natin or maintain ang health niya, eh merong may wastage o may nawawala o may waste, may byproduct. Ang byproduct noon, free radicals. So free radicals na yan, may free element, electron na libre na hinahanapan ng didikitan. Pagka ngayon, dumikit siya sa mga normal tissues, nagsisisira yung tissue. Yan yung mga DNA degradation, protein degradation, lipid, yan mga yan, ang nangyayari sa cells natin. Bottom line, ang ibig sabihin lang niya, sinisira niya ang ating cells. Nagko-cause ngayon ng mga maraming sakit kagaya niya. Cancer, heart attack, macular degeneration, ibig sabihin yung pagtanda ng mata, sa loob ng mata, arteriosclerosis, naniligas, and so on and so forth. Ultimately, causes the individual to age. Okay? So, sabi nga na, ano-ano ngayon ang mga nagko-cause ng free radical formation? So, number one, yung endogenous. Ibig sabihin yung natural na pagtanda ng cells natin. No, yun tawag natin endogenous. Exogenous, yan, araw, exposure to the sun, poor diet, drugs, alcohol, diba? Exercise is a form of stress actually. Stress, smoking, and so on and so forth. Next slide. Actually, sir, dapat naka-ano to eh, naka-slide format kasi meron yung parang yung, ano siya, may application niya na ano. So, okay, so, anyway, dyan na lang tayo. Ngayon, because of these factors that contribute to the formation of free radicals, bakit nag-a-accumulate siya sa body natin? Kasi nga, pagtanda natin, kulang na yung body natin actually nagpo-produce ng antioxidants. Ang problema ngayon, dahil nagpo-produce dahil because of from our diet. Yan. So yun ang external factors, di ba? That causes free radicals to accumulate. So external, internal, and the natural process of aging. So sa external factors, yan yung mga sunlight, di ba? Yung cosmetics that we use, di ba? Kasi nasisira din yung balat natin. Kunwari, pagka nagpipil ka, o da, ganyan. So, air pollution, pag hinihinga mo, nasisira dyan yung baga mo. And if you're inhaling polluted air, ang ibig sabihin yan, hindi maganda ang delivery ng oxygen, and so therefore, free radicals again will be formed. Alcohol, drugs, exercise even because of stress, coffee. Pag sobra kang kape, tapos air conditioning kasi nga polluted ng hangin, and then poor eating habits with a poor diet. So internal factors, ibig sabihin, this is happening inside your body, pag hindi ka nagpapahinga, no? So stress, of course, and lack of the enzyme superoxide dismutase, and three other enzymes. Ganting, yung superoxide dismutase na yan, something like this yan. So, kunwari gagawa kang kape, di ba? Pag gumawa kang kape at ginamit mo malamig na tubig, napakahirap tunawin ng kape, di ba? So, instead, pag ginamit mo maligamgam o mainit-init na tubig, eh, madaling matunaw ang kape. Yan ang trabaho ng superoxide dismutase and three other enzymes. Ang nangyayang ginagawa niya is pinapadali niya ang conversion ng free radicals into healthy molecules, which is water, and which is oxygen and hydrogen peroxide, which is good for the body, or water. So, ang enzymes na kung tawagin, SOD, superoxide dismutase, and many other, three other enzymes, are valuable in hastening, para madaliin, para ang free radical ma-convert into a less dangerous molecule in the body, which is water and oxygen or hydrogen peroxide. Basta yan yung function ng enzyme, no? Yung ang pinaka enzyme is yung temperature ng tubig, hindi yung tubig. Ang tubig is the kumare yun yung mga molecules. Ang enzyme is yung temperature ng tubig. So, it hastens or promotes the degradation of free radicals into functional or healthy molecules in the body. I hope that is very
alam mo, actually hirap na hirap ako humanap ng ano ng association para mas madaling intindihin yung enzyme na yan, kasi medyo mahirap ma SOD na yan, di ba? Pero importante kasi yung SOD na yan na naiintindihan, kasi para maintindihan mo kung bakit importante siyang importante yung SOD na present sa Dr. Vita Mangosteen. So bottom line, the temperature of the water is the enzyme, not the water itself. Yung water itself is the yung coffee is the parang the free radical, and the water is another ingredient. But you put the coffee is the free radical, and you use water to dilute the coffee or dissolve the coffee, but the enzyme is the temperature that you will use to dilute the coffee. That means to say, papadaliin mo matunaw ang kape using the appropriate temperature to dissolve the coffee. So ganun din sa enzyme. Ganun din yung SOD or superoxide dismutase. Kailangan nandun siya para ma-convert yung free radical into a functional or healthy molecule in the body. Sana naintindihan natin yun, no? So hindi yung kape at ano yung tubig ang ano, kundi yung temperature. Yun ang simulated ng enzyme. So basically, it just facilitates or hastens the degradation of free radical enzymes. Facilitates the degradation the degradation of free radicals into more functional molecules of the body, mainly primarily oxygen and water and hydrogen peroxide, depending on the free radical. Okay, kasi iba't ibang klase din ng free radicals eh. Okay, and then finally aging. So aging is one of the contributors to the accumulation of free radicals kasi as we age, syempre nagfa-fail na rin yung organs natin. And so hindi niya masyadong na-metabolize ang mga kinakain natin. Plus, yung absorption ng intestines natin as we age, ang tawag nga nila doon, aging of the digestive tract. Ibig sabihin, dahil tumatanda na yung bituka natin, hindi na rin yan masyadong na-absorb ang nutrients na kinakain natin. Diba? So yun, next slide please. So yeah, so basically, bottom line, the main reason why free radicals accumulate in the body is kulang tayo sa antioxidant. Ang antioxidant usually nasosource yan sa diet natin. No? So doon kaya pinaprocess na, doon, yan ang pinaprocess ng body natin. Number two, nababawasan o nauubos na ang enzymes ng body, specifically SOD. Because we also cannot process it anymore. And number three is age-related decline in metabolism. So hindi na masyado nagpa-function ang organs ng body due to aging. Next slide. Yeah. So ito yung iba-iba pang, sabi ko nga maraming free radicals. No? Ito ang four examples of free radicals. Yan ang mga tao sa kanina. Peroxide, superoxide, hydroxyl radicals, singlet oxide. Sa right side may kita nyo SOD, catalase, and glutathione peroxidase. Yan yung mga enzymes. Yan yung temperature ng tubig na kailangan para matunaw maigi ang kape. So ito yung sa kaliwa, sa antioxidant enzymes na portion. May kita mo nandyan yung mga, pero yan yung pangalan, yung mga free radicals. Ang pangalan ng mga free radicals na yan, ito sa kaliwa, yung peroxide, siyempre yan. Sa gitna, yung may blues, SOD, catalase, yan yung mga enzymes na kailangan natin para itong free radicals ma-convert into healthier molecules, which is hydrogen peroxide with oxygen, water, and oxygen, and water, and glutathione. Okay? So yan yung mga, wala, minention ko lang yan para alam nyo lang kung ano yung mga free radicals, na mga pangalan ng free radicals. So, pag ganyan, of course, pag yung free radicals in the body, dumami ng dumami, ang tawag natin doon, oxidative stress. Diba? Pag na-accumulate na accumulate yung free radicals niyan, ang naging tawag na sa kanya is oxidative stress. Ibig sabihin, it is the which means to say that at that point, the organs of the body are starting to
fail, diba? And that is the nag-fail through because of inflammation. Yan. So nagkakaroon na ng sakit yung organs, diba? Pag nag-accumulate ang free radicals. Next slide. So kanina nag-mention ako ng four types of free radicals. And from those free radicals, there are several hundred, 100 kinds of chronic diseases that can occur. And one of that is diabetes, diba? Yun. Next slide, please. So yan, these are the diseases that may occur with the accumulation of free radicals. Diabetes, heart disease, liver problems, high blood pressure dahil sa epekto niya sa ugat, tapos cancers dahil sa inflammation from the accumulation of free radicals, and tumors. Ibig sabihin, kahit hindi siya cancer, pero bukol. Diba? Minsan bukol, pero hindi naman cancer. Yun. And then, well, pag acne, bad breath, diba? Even bad breath is a cause of a free radical. Kasi dahil sa bitsa, sometimes bad breath kasi, diba sa smoking, kumari, if you smoke, nagkakaroon inflammation ng ating mouth. And so, nagkakaroon ka ng bad breath. Pag nagkakaedad na rin, for some reason, nagkakaroon ng iba kakaibang hininga ang matanda. Dahil yung chan nila, nagkakaroon ng inflammation. So, madaling mapagod, poor eyesight, kagaya ng macular degeneration and cataract formation. And then, muscle aches, because so sometimes dahil din yan kulang sa electrolytes. Diba? So, importante, para mapigilan natin yung ang tawag na natin ng age-related health problems, degenerative diseases. So, kailangan maalis natin yung free radicals o ma-neutralize. Actually, yung maaalis yun eh. Yung neutralize mo. Diba? So, kailangan mag-provide ka ganito. Ang antioxidant, diba? Kumari, ang mangosteen and many other products are antioxidants. Ay, sabi na antioxidants, paano ang trabaho niyan something like this? Nakita niya. Okay. Ang free radical kasi magnanakaw ng electron sa mga normal tissues natin. Kaya yung normal tissue natin ngayon nasisira o nagkakasakit. Itong antioxidant na to, mga antioxidants, siya naman ang imbes na ang free radical kumuha sa normal tissues natin. Yung antioxidant na iniinom mo o na source sa pagkain mo, ang magbibigay ng electron dun sa free radical. Kaya, hindi na siya kukuha ng electron sa mga normal tissues, but instead, it will get its the free and the electrons, it will bind or get the electrons or the electrons that they need, kasi nga, meron siyang diba? Meron siyang free electrons para yung antioxidant ang magbibigay ng electron sa free radicals na yan. So, hindi na niya ikukunin yan sa mga normal tissues natin. Instead, yung antioxidants na magbibigay. So, para siyang basurero. Ang tawag nila sa antioxidants ay scavengers. Ibig sabihin, habang tinutulak niya yung kariton, hinahanap niya yung mga free radical na yan, para siyang magnet. Mamagnet niya. Yung antioxidant, mamagnet niya yung free radical. Imbes na kunin niya, nung free radical sa normal na tissue, mamagnetin agad ng antioxidant. So, importante, marami kang antioxidant para mamagnet niya lahat ng free radical. And so, therefore, mapipigilan niya ang chronic diseases that results from the accumulation of free radicals in the body. So, yun ang sabi. No? There are three keys to eliminating free radicals. Number one, so, paano mo naman sa kukunin yung antioxidant, diba? Kung hindi na nga nagpo-produce yung body natin ng antioxidants effectively. So, number one, supplementation, of course, diba? Tapos, supplementation ng mismo antioxidant. Antioxidant mismo ang isa supplement mo. And number two, diba, SOD, kailangan natin yung enzyme. Number two is, sa supplement ka ng mismong SOD o ng enzyme mismo. And number three, improve mo yung function ng organ ng body.
Ibig sabihin ka guys, tumatanda, kailan, di ba kanina sabi natin, aging causes the accumulation of free radicals because the organs or the organs of an aging individual is not functioning effectively because it does not absorb the nutrients from the food that we eat or the supplements that we take in. So kailangan, improve mo rin yung capability ng body to absorb and the supplements or the antioxidants or whatever you are taking in. So yan, dapat yan, tatlong yan, if present, para maging effective ang supplementation mo. O ang pag-inom mo ng antioxidants. Eh, sino bang makakapag-provide yan kundi ang Dr. Vita Mangosteen? Because if probably most of you have seen and read, no, na kung ano ang capability or ang content ng Dr. Vita Mangosteen. Diba? Lahat yan i-address niya. Supplementation lessening, supplementation with CSOD, and improving the metabolism of the body. Diba? So, because the reason why the Dr. Vita Mangosteen is effective is because, number one, it contains, because hindi number one, but it, because it contains four. It, para siyang ano, synergistic yung action niya, no? Parang natutulungan. Yung laman ng Dr. Vita Mangosteen, natutulungan siya. So number one, meron siyang mangosteen extract. Yung mangosteen extract, alam naman nating lahat, sabi nga niya, yan ang queen of the fruits kasi it has the most number of antioxidants. Number two, siguro hindi masyadong, maybe other people, so, those who are from Chantal and yung mga dati nang na or mga nagbabasa na o nakakapag ano na nagpo-promote na ng Dr. Vita Mangosteen is probably aware of the value of purple corn extract, no? But for those who do not, purple corn extract is an excellent source of superoxide dismutase. And then slide please. And then fiber salt too. Yan. So ang fiber salt, yung fiber salt too, it's probably one of the most effective, hindi naman effective, but excellent dietary fiber kasi it not only improves the body's metabolism, but it is an excellent, it can excellently control blood sugar levels. Alam naman natin ang sugar, di ba, masama sa katawan dahil nga, yung number one, it can increase tremendously the free radical accumulation dahil nga sa pag-process ng sugar ng body. Tapos, yun, and finally, of course, last week na pag-usapan natin ang value ng probiotics sa katawan. Ng probiotics, will support or help or promote the absorption of all the three ingredients that will address or will fight the free radicals, the accumulation of free radicals in the body. Among others, in itself, yung probiotics na yan improves the immune system. So, na-address lahat ng Dr. Vita Mangosteen yan eh. Bukod sa antioxidant effect niya, pinapromote pa niya yung ano. Kaya nga sabi ko kanina eh, nung una ko nakuha yung Dr. Vita, yung mangosteen products, syempre hindi ko pinapansin ang mga bago sa mangosteen. Di ba? Until nakita ko ang ingredients ng Dr. Vita Mangosteen. Okay, next slide. Yun. So as you probably all know, yung mangosteen is number one. Mangosteen is the number one source of antioxidants in the body. So sabi, matagal bago before mag pag tinanim mo yan, 10 years bago magbunga yan. Tapos bottom line, I don't really need to tell you how long the tree lives, but what is important to note is that it is an excellent source of antioxidants like xanthan, catechin, and proanthocyanidin and all. Next slide. Number one siya talaga. So, yan.
Yan, it is four excellent ano yan. It is 40 different santos, 'di ba? So sabi niya nila, for more than 200 species of santos, mangosteen contains 40 species of santos. Both ang santos, catechins, pros, anthocyanidin, and vitamin B are all antioxidants. Ha? Yun lang ang sinasabi lang dito, dyan na, sa 200 types ng santos na antioxidant, 40 nasa mangosteen, di ba? Ang catechin sa mangosteen eh mas superior pa sa green tea. Kaya kung ang green tea, kuwari mangosteen, kuwari green tea against mangosteen, mas marami pa at mas superior ang catechins present in mangosteen. So therefore, very effective siyang antioxidant, 'di ba? Tapos pro-anthocyanidin, 'di ba? Sabi nila, that is the most effective natural antioxidant, yung pro-anthocyanidin na yan. So, of course, syempre, pag sinabi mo antioxidant, it eliminates free radicals, di ba? And therefore, prevents aging. And of course, vitamin B. So, sabi nga ka natin, di ba dati pa, that vitamin B is the vitamin of life. So, pag wala kang vitamin B, ngarag ka. Di ba? Yun. So number one ingredient of Dr. Vita mangosteen is of course mangosteen, and what is important to note is that the mangosteen, but that mangosteen provides the is the number one supplier of the best antioxidants, natural antioxidants. Diba? Ang mangosteen. So, the next ingredient of the Dr. Vita mangosteen is the purple corn. Sabi ko nga kanya na, kung mangosteen lang siya, wala, okay lang. Paano magkaundimang? Pare-pareho lang sila. Pero, ang Dr. Vita mangosteen contains the purple corn. But in itself, kung ang mangosteen provides antioxidants, ang purple corn provides antioxidants plus superoxide dismutase, kasi kahit kami antioxidants, kailangan nyo i-neutralize mo rin yung free radical . So paano mo neutralize yun? Kailangan mo yung enzymes. Ang enzymes na yan ay yung mga superoxide dismutase na yan. And parang yan, kumbaga yan yung temperature ng tubig na kailangan mo para matunaw yung kape. So yan. So sabi nila, ang SOD is the number one killer of free radicals in the body. Actually, neutralizer, parang gano'n. So pag nilagay mo na yung enzyme, neutralize niya, parang gano'n. So basically, it can remove excess free radicals. And purple corn extract is rich in superoxide dismutase, no? Hindi siya ipaprocess. Ang purple corn hindi na ipaprocess ng body para maging superoxide dismutase. Ano na siya, in itself, susupply niya ang superoxide dismutase. Kasi kung nga naman disease na yung katawan, may sakit yung organs, paano mo pa mapaprocess yan? So kailangan i-supplement mo na, lalo pag nagkakaedad na. Yun. Para lang makita nyo ha, talagang iniinom ko na ngayon. Ayan. Talagang iniinom ko na ngayon. So, kasi initially talaga, I did not bother to, but after reading and studying the product, I really started taking the Dr. Vita mangosteen. So anyway, next slide. So it just says that, to illustrate kung gaano siya ka pure, yung 1 kilogram na concentrated purple corn extract came from 5 kilos of purple corn. So, di ba, daming mais para makakuha ka lang na 1 kilo. Parang gano'n, 5 to 1. Okay. So, ano nga ba meron yung purple corn na yan at bakit napaka-effective niya? So, ang keyword dyan, cyanidin 3 glucoside, di ba? That is parang most potent antioxidant daw yung cyanidin 3 glucoside na yan. Number 2, yan daw purple corn na yan,
unique at saka napakaraming klaseng anthocyanin, cyanidin na, well, anyway, unique and diverse yung antioxidant present sa purple corn. Yan. Kasi yan yung mga cyanidins, bilang yan ang mga anthocyanin na present sa purple corn. So, hindi mo na lahat tandaan yan. Basta importante, ang purple corn, marami, unique at maraming klaseng antioxidant na present. Tapos, ang purple corn din daw is rich in phenolic acid. Ang phenolic acid, ano rin yan, of course, antioxidant din yan, pero meron daw siyang special, very effective daw siyang anti-inflammatory. Eh, di ba sabi nga nila, ang cancer is attributed to inflammation, kaya siya nagpo-form. No, kaya nagkaka-cancer tayo. Kung nga rin, yosi ka na yosi. So, nagkakaroon ka na superangel cancer. Dahil sa irritation. Chronic irritation or inflammation results to cancer. Yun ang theory ng mga scientifico. Kung nga rin, colon cancer. Masama, hindi maganda yung pagbabawas mo. So, tapos matigas ang fecal matter mo. So, ang nangyayari, nai-irritate yung walls ng yung bit ng colon o bituka. So, pag na-irritate yun, nagkakaroon ka na colon cancer. So, dahil sa chronic irritation that results to inflammation, people, the scientists now attribute cancer to inflammation, and phenolic acid present in purple corn is an excellent anti-inflammatory substance. Okay, next. So these are all the other ingredients or antioxidants present in purple corn. Most important, ang sabi nga nila, ang importante lang dyan, importante lang malaman natin na marami siyang ang purple corn ay maraming forms of antioxidants present sa purple corn. Yun. Ito pa, nabasa kong maganda sa purple corn na gusto kong i-share, no? Ang purple corn so, ay maganda raw pang control ng diabetes tsaka cholesterol. Yan, ang magandang nabasa ko pa dyan. Tapos, sabi niya, yung promotes vascular integrity niya yan. Ang ibig sabihin lang yan, pinapaganda niya yung walls ng ugat natin. E di ba anong cause ng hypertension? Di ba pag tumitigas na yung ugat natin, kaya nagkakaroon ng high blood? Ang purple corn, pinapalambot niya yung walls ng ugat natin, thereby preventing hypertension. And ultimately, ang pinakamagandang nabasa ko dyan talaga, ang purple corn supports weight loss. Nakakatulong siyang magpapayat. Kasi, nire-regulate niya ang metabolism ng carbohydrate. Kaya tuwan-tuwa ako. Minum talaga ng doktor na ingredient niya na nakaka-invite talagang mag-inom. Kasi for someone like me na gusto pumiyata, at saka syempre gusto ko healthy. Healthy ka na, sexy ka pa dahil dito. Ay, unstable yung internet ko. Sige, next. Next. So, yung dietary fiber. Balik. Sir, yung balik. Yeah. So, mapunta tayo muna before we proceed to the next ingredient of Dr. Vita Mangustin. Slide. So, importante kasi sa diet natin ang fiber. Kahit ang mga oncologists o mga cancer experts, sabi nila, valuable lang pa ang fiber sa diet natin kasi it can prevent very effectively colon cancer, di ba? So, ang Dr. Vita Mangustin contains, next slide, the substance called fiber salt 2. But basically, ang fiber salt is a soluble corn fiber na 90% dietary fiber, which is generally regarded as safe. Tapos hindi naaapektuhan ng lasa at saka yung lapot. Although tablet form kasi ito, no? Pero
pag uminom kayo ng ibang produkto na, kumari, fiber, iinumin mo ganun, pwede magbara yun sa lalamunan mo. Tapos, on top of that, pag uminom ka ng mga, di ba, yung mga ibang produkto, may kita mo na fiber daw sa drugstore, may kita mo, lalagay mo rin sa tubig, tapos iinumin para maganda yung pag, ano mo, pag babawas mo. Ang problema, ang sama ng lasa. Ang pait o kaya lasang damo talaga. Pag maganda sa fiber sole, although pati dahil nasa Dr. Vita Mangusti, capsule form siya, number one. So, mula siyang untoward na lasa o pagbabara sa lalamunan. Parang hirap lulunin dahil nga napaka-thick niya. So, yun ang advantage ng Dr. Vita Mangustin na merong fiber sole. No? Hindi siya nakakabara ng lalamunan at saka hindi masama ang lasa. Kasi nga, capsule form. Pero surprising na meron siyang na-capsule siya pero effective siya as a dietary fiber supplement. Diba? So, ano nga bang effect, value ng fiber sole? Kaya ako excited din sa Dr. Vita Maros. Hindi ko sinasabi yun dahil lang sa talagang gusto kong i-convince kayo. But ako personally na-convince. My mother died of diabetes last year. My father is undergoing dialysis for diabetes. For someone like me, with the parents who are with a very strong family history of diabetes, I'm afraid na magka-diabetes. So, nung nabasa ko itong Dr. Vita Mangustin na may fiber sole too, on top of the may mangustin and ano, purple cord, nakita ko, meron siyang positive effect. Yung fiber sole too, present in Dr. Vita Mangustin, has positive effect on blood glucose and cholesterol levels. So, sabi ko, parang okay to sa diabetes, makokontrol, di ba? And then, dahil nga fiber siya, it supports colon health. Kasi, ano siya eh, bulking, parang stool forming siya. Ibig sabihin, hindi pinapalambot. Dahil sa fiber content niya, eh, madali ang pag-move ng bowel. No? Tapos, it promotes the growth of probiotics. Eh, alam naman natin na ang value ng probiotics sa katawan. Kung maganda ang bacterial growth sa ating gut, maganda ang absorption ng mga supplements, maganda ang panlaban natin sa immune system. So on top of Dr. Vita Mangustin being an excellent antioxidant, a good source of superoxide dismutase, ipinopromote niya yung gluten. So maganda rin siya ang pan-support ng immune system natin. Diba? Hindi lang para sa magandang absorption ng nutrients, but also to support the immune system. Parang total health and siya self-supplement, in my opinion. So, yun pa. Carbohydrate, indeed, also improves, yung fiber sole too, also improves carbohydrate metabolism. Kasi ang problema natin, 'di ba, sa sugar, yung sa rice, pagkain-kain natin ng rice. Yan ang nakakataas ng blood sugar natin pagkain ng kanin. So, ang Dr. Vita, ang dahil sa fiber sole too in the Dr. Vita Mangustin, nai-improve ang metabolism ng carbohydrates, 'di ba? So, hindi maganda ang pag-digest at pag-absorb at eliminate ng carbohydrates natin. Pinakamaganda kong nabasa talaga. So, alam mo, binasa ko ito. Different, marami yung pinagbasahan. It reduces accumulated fat. Actually, dun sa slide na binigay ng top LC, hindi nakasulat yan. Tuwan-tuwa ako, I just had to put it there. Because, ang problema kasi sa tumatanda, nag-accumulate talaga yung fat dahil sedentary ang lifestyle ng mga may kakainan. And the fiber sole too, reduces the accumulation of fat. O, di nakakatuwa, di ba? So, yun. And then, of course, dahil nga, it shortens the time that toxin stays in the large intestine. So, ang fiber sole too, dahil nga, ganito kasi yan hindi siya mabilis ma-eliminate, di ba? So,
ang ginagawa ng fibrosol, ina-attract niya yung mga toxins sa katawan, sa bito pa, tapos sama na niyang inilalabas siya. And then of course, dahil medyo mabagal ang paglabas niya sa pagbaba niya sa gut natin, madali kang mabusog. So yan yung promote satiety. So mamaya siguro hindi nakakain hapunan kasi uminom ako ng Dr. Vita Mango Skin. Next line. And finally, so anyway, mga samano lang yan, papers that support the effectivity of ano, kasi yung fiber soto, hindi lang invento yun. Merong supporting papers yan, and that is recognized worldwide. No, it is recognized worldwide na yung health benefits ng fiber soto. No? Hindi yung naisip lang na inilagay. Anyway, and then finally, apart from mangosteen, purple corn, and fiber soto, ang Dr. Vita Mangosteen also contains probiotics. And ulitin na lang natin that probiotics support helps the breakdown of food. It recombines nutrients. It improves intestinal absorption and absorbs nutrients effectively. Kasi kung hindi maganda ang health ng gut mo, hindi naman ma-absorb yung mga pinag-iinom mo at pinagkakain mo. So ibig sabihin, hindi ma-restore ang health mo. So hindi mo ma-absorb ang antioxidants present in mangosteen kung hindi healthy ang gut mo. So that's why you need probiotics to do that, for proper or effective absorption ng nutrients o ng iniinom mo. Next slide. So hindi reasons to buy, dapat yan eh. Dapat reasons to take. Diba? And there's only one reason, because it's the most effective mangosteen product in the market. To my knowledge, kasi syempre nakita ko rin na may ibang mangosteen, ano laman, diba? So it's not the reason to buy. There's reason, no reason to take, kasi bigay to ng top LC, no? The principle, actually the formulation, the main reason to buy or to take Dr. Vita Mangosteen is because of its formulation. I am impressed actually of what is present in this product, no? So the dosing is only once a day, diba? So, and to me, I think it is very effective, no? Yun lang naman. I'm sure these are all written in your product information, but the best reason to take is because of its formulation. It is unique, and then it is the formulation is unique and effective, and it covers all the diseases. It prevents aging, it restores health, it supports weight loss or reduction of fat, and sa akin important kasi alam mo ilan ang diabetic sa buong Pilipinas, di ba? Yun, its value in sustaining or it's a value in the processing of blood sugar or glucose, di ba? Kasi nga ang daming diabetes sa Pilipinas, the best reason to take, the best clients here are may family history ng diabetes at saka yung mismo may diabetes niya kasi kailangan ma-restore ang health ng kanilang kidneys and pancreas. Diba? Yun. So those are not the reason to buy but the reason to take. Diba? It's not about the selling, it's about the health that it can give to you or that it can give your clients, no? Give back the health of your clients, potential clients. Yun. Kasi syempre, most of them nagkakasakit na pag nagkakaedad, diba? Yun. So maganda rin siyang pangpapayan. Kasi minsan ang nagpapapayat, nagkakasakit eh. Diba? Kasi nga, sabi nga, exercise is a form of
exercise accumulates free radicals, and exercise being a form of stress, again, accumulates free radicals. So for someone who is also trying to lose weight, Dr. Vita Mangosteen is also an ideal supplement to take. Kasi tinatanong minsan yan, ano po, nag-exercise ako eh, ano po pwede po minumin? Diba? So, Dr. Vita Mangosteen. Gaganda pang bowel movement. Kasi, pag maganda ang elimination o ang bowel movement, maganda ang, mas dumilate yung chan. No? Kasi nga, sabi nga nila, pag nailabas mo lahat ng laman ng chan mo, 1 inch yan eh. So, I hope I was able to convince everyone joining us today, the 29 participants that were with us today, I was able to convince everyone gaano kaganda ang Dr. Vita Mangos. It is not like any other mangosteen product in the market, no, because of its formulation. Yung purple corn, fibersol 2, yung probiotics. And of course, on top of that, yung, of course, not to mention yung mangosteen niya. Very excellent product. I'm very excited to use it for the next 30 days. Titingnan ko yung results sa akin. Ayun, thank you, Doc Cecil. Very informative. Alam mo, Doc, siguro kung kayo yung teacher ko sa pathology, ipinasa ko yun. Pati ano, pati physiology, pati mode of action. Grabe. Ano yan, ma'am, no? Parang tama ba? Mode of action yan, yung sinasabi nyo, no? Parang yun yung... Oh, yeah. Parang ano, mechanism of action. How it works. Yes, it's kaya... pinag-iisipan ko talaga. Sabi ko, paano ko ba mai-illustrate yung SOD, yung enzymes na yan? Kasi di ba, mahirap i-explain kung para saan siya at anong value niya, di ba? Pero, Doc, yes po, pwede na po kayo magtanong. At sana ay nalinawan kayo. Dok, ang galing niyo magpaliwanag. May malalim yun. Pero coming from you po, Dok. Sir! Ito mo si Miss Sharon. Yes. Hindi ba yun? Yeah po, si Ma'am Sharon. Sir, ikaw ba hindi ka-convinced? Actually, nung kayo ba, nung binabasa niyo lang, siyempre, di ba, nung binigyan tayo ng product information, di ba? Nung binigay sa atin yung products, di ba? Hindi mo ba nabasa doon kung gaano siya kaganda? Pero kasi nga, Doc, pero alam ko kasi, powerful na ang purple corn tsaka mangosteen. Pero kami po ay umiinom yan. Ayan, dami pong... Ayan ang mga ano natin, mga kasyantal natin. Sir, may question. Sana may question kasi... Yes. Ako po, may question. Di ba po, di ba yung oxidation, yun yung... Yes, yun yung nag... Kahit sa kalawang, oxidation din yung kalawang. Tama po ba, ma'am? Ibig sabihin ba, yung free radicals po, result na oxidation, or yung free radicals ang nagkukos na oxidation? Actually, free radicals ang nagkukos. Okay. Kasi sir, kasi ano yan eh, yung ano, free radical, nangyayari yan or nagre-resulta yan pagka as a result of na, di ba, tatlong, several, di ba, tatlo, endogenous, exogenous, and aging. No? So, ano, yung free radical is a result of the regular, number one, yung regular, ano, yung sustained life ba? Yung what is regular cellular metabolism? Alam mo yun, kung ano nangyayari everyday sa katawan natin at the cellular level, meron siyang waste product or byproduct, yun yung free radical. Kumbaga parang ano eh, kunwari nag-exercise ka, di ba? Tapos alabas yung pawis, parang siya yung free radical. Parang gano'n. Something like that, but of course, masyadong malayo yun, di ba? Ang oxidation is ano, parang yung kalawang nga. Pero hindi ko kasi ma-illustrate yun as a
na parang free radical eh, alam mo 'yon. Okay po, okay po. So ayun po, may mga tanong na pala tayo, Doc. Ayan. Pero question po, pwede ba siya sa buntis? Mabilis na ano? Actually sir, nabasa ko, yes. Ah, pwede po siya i-take ng buntis. Oo, nabasa ko. Pag hindi pwedeng inumin. Baka may natanong, wala kang magtanong. Sino hindi pwedeng uminom? Ayun po, yun po yung tanong. Isa yung walang pera. Hindi oh. Kailangan, di sir, alam mo, kahit walang pera masyado, of course, hindi ko naman sinasabi yung mga, ano ha, yung mga, yung mga urban poor na, ano yeah, yun, yeah. Na street dwellers. Ang ano, hindi, kasi sir, alam mo, kahit ka walang pera, ang napansin ko ha, kasi siyempre, di ba, doktor din naman ako. Nagpa-practice ang doktor. Yes po, practice. Ang napansin ko, ang taong gustong lumakas, nag-ipon para makabili. Kahit sir, tingi-tingi. Oo po. Oo, yun ang, yun sa mga, ano, those who cannot afford as much, as mara, cannot buy one box, they will buy it in a tingi. Mm-mm. Kasi meron silang notion na mas mura pag natingi. But in reality, pareho rin naman lumalabas, di ba? Yes po. Kasi hindi sila makapaglabas agad ng parang buo ng malaking pera agad. Kumari, magkano ba ito, sir? Di ba? Kumari, isang box ganito. Hindi sila, mabigat sa kanila yung malaki, isang box bulin, pero titingiin nila. Yun ang, hindi ko alam kung paano. Pero ma'am, pero Doc, mura po yung ano natin compare sa iba. Kasi po, yung iba, ang competitive pricing niya, halos mahal po ng 30% to 50%. Imagine, mas mura na siya, mas superior pa yung formulation. And sir, mind you, ha, na huwag natin kalimutan na this is Taiwan made. Opo. Diba pag sinabi mong Taiwan made, nakalimutan ko, hindi ko na maalaala yung midterm sila dyan. Even FDA recognizes that Taiwan made products are actually... GMP po? Hindi lang yung GMP, sir. Parang this is some form of credibility na hindi kailangan investigation or something like that. Kanayin ko nga, nakalimutan ko na naman ng term eh. Basta... If Taiwan made products are parang easily approved by the FDA because of the quality of products that come from Taiwan. Parang ganoon. Tatanay ko nga, dati ko nakakalimutan tanungin yan. Pharmacist ang may alam yan eh, yung term dyan. So, naalala ko na po yung term ko kanina dapat, Doc. Parang pharmacology. Kaya... nakakadugo ng ilang. Ayun pa, magbabasa po tayo ng ano ng questions. By the way, Doc, thank you po. Ang galing, ang galing. First question ay, ilang capsule po per day ang recommended sa mga high blood? High blood. Actually, sir, basically, itong ano kasi, the manufacturer recommends a once a day intake of mangosteen, di ba? Yun. So, once a day, I would okay. Think. Next po. Paano po? Ay, ma'am, ay, Doc, sorry po. Hindi nyo nasabi yung ano, yung sino ang hindi pwedeng uminom pala before we move on. Sorry, pinutol ko kayo. Tapusin ko lang yung ano, sir. Sige po. Sabi, yung manufacturer recommends only once a day intake of mangosteen. Yung iba dyan, di ba, sasabihin, you can take as much as 6, as much as 3, as much as 9. We don't need to take more than 1 because 1 capsule a day is effective enough to support health. Di ba? Wow. Di ba? Opo, opo. Yun ang ibig kong sabihin. Kaya once a day, pwede na. Kasi it is enough. Yung dosage niya for once a day is enough to support health. Yun. Anyway, sino hindi pwedeng uminom? Yes, yes, Doc. Ang mga may allergy sa mais. Mag-allergy ka sa mais. Parang sobrang rare naman po nun, Doc. Halos wala nga eh. Di ba? Corny jokes lang. Corny jokes. Yan, allergic ka dyan. Nababatubo ka dyan.
Thank you, Dr. Tama po. Kapatukan yan. Ano, sir? Next. Okay po ba yan sa may goiter or merong kidney problem? Mga existing ano na po condition? Okay. Sa may goiter, sir, walang problema. Kasi ako may goiter ako eh. Diba? So, hindi siya problema. Ang problema sa kidney, ganito kasi, itong Dr. Vita Mangustin actually is a product that restores health. Ibig sabihin, pag may sakit na yung organ, kagaya ng goiter, may sakit, nire-restore niya yung health. You one, ang objective mo is to bring the organ back to health. Diba? So, kay thyroid gland yan, kay kidney yan, kay lungs yan, kay heart yan, ang objective ng Dr. Vita Mangustin is to bring back the organ to health. The problem with kidney failure patients is kinokontra ng nephrologist ang pag-inom mo ng karagdagang gamot bukod sa iniinom na nila. You know? So, therefore, there is no contraindication sa kidney failure patients, but the problem is baka hindi payagan ng nephrologist. Ng nephrologist. Pero alam mo, maganda siya sa diabetic. Ay, hindi ako magtataka kung ang diabetic patient nag-i-improve. Kasi hindi lang naman yung mangosteen ang nagsusupport ng ano niya eh, blood sugar, glucose levels or blood sugar metabolism eh. Meron din siya kasi yung fibersol, di ba? So yung mangosteen, yung fibersol, tapos yung purple corn, di ba? Yun. Okay po. Yung sa may goiter po, nasagot niyo po? Oh, sir. Pwede okay. Naman sa may goiter. Ang siya pwede sa may goiter. Sa kidney failure pwede rin. Ang problema nga, baka kontrahin ng nephrologist. Okay po. Pwede po ba mag-take if on medication? Kasi po, tinatanong ko yung doktor ko na nag-bleeding daw pag naghalo ang synthetic med sa herbal. Alam mo, hindi ko naman makukontra yung doktor niya, no? Pero kung may maintenance med siya, okay. There is nothing in the ingredients of the mangosteen, Dr. Vita Mangustin, that says that it is it has aspirin-like properties or it can cause bleeding, di ba? Ang antioxidants do not cause bleeding or do not, di ba? Neither do probiotics, di ba? Ang Dr. Vita Mangustin antioxidant, purple corn antioxidant, fibersol fiber, probiotic. Probiotics, wala doon, nagkakos ng bleeding. Not even interaction, or sabihin yung, mainin kang maintenance, tapos, mainin kang maintenance, tapos, inin ka ng Dr. Vita Mangustin, nag-interaction, di ba? Sometimes. So, pag nag-interaction, not even interaction between the two can cause bleeding. Parang ganun. So, kung akong tatanungin, well, hindi akong hindi ako agree dun sa doktor na nag-interact ng herbal tsaka synthetic. Ang synthetic sila eh. Tayo eh, di ba? Ang synthetic ang ano eh. So, hindi ako naniniwala na pag pinaghalo mo yun, it will cause bleeding. Kasi wala namang iba common sense. Wala namang mag-cause ng bleeding dyan. Bakit mag-bleed? Ano ganun? Do ano po pala may iba po? Ang tawag, holistic po ba yung tawag pag pinagkasama yung Western tsaka Eastern medicine? Hindi. Hindi naman, sir. Ano po tawag? Holistic, yung sabihin yung holistic yung body mo buo. Yeah, actually, holistic yan. Itong Dr. Vita Mangustin. Opo. She addresses the entire body. Para entire health ng body. Okay po. Paano po, doktora, pag sabi marami siyang iniinom ng maintenance, ilan pa at kailan pwede niya inumin ang mangustin? Lalo na kung may hormonal pills at high blood maintenance. Kung ako tatanungin, ha? Ako basta ano, something that always, basta ano, something to restore health or heal, magandang inumin yan gabi. Kasi sa gabi nagre-repair ang body natin, di ba? So, kung ako tatanungin, sa gabi.
Number one. Number two, alam mo bakit, sir? Diba may fiber salt to? This is another, probably another reason. Diba may fiber salt to? Ang fiber salt is soluble fiber. Or basically, it's a dietary fiber. So, pag ininom mo yan ng umaga, baka magka-problema ka sa pagbabawas during the day. Diba? So, matulog ka, inumin mo yung Dr. Vita Mangosteen, may fiber salt yun, magkalimutan. Pag-gising mo, pagkakain mo, baka magbawas. Doon ang bawas. Hindi yung sa kalagitnaan ng araw, anong araw eh, magbabawas ka. Dahil, so, diba? So, dahil sa fiber intake. Yung pa, ang isa pa palang hindi ko yata na-mention, ang fiber salt too is a soluble fiber that is from corn, diba? Ang fiber, ang soluble fiber has a excellent effect against inflammation. Ibig sabihin, prevent, cancer prevention, and other diseases. Wow. We have also a question on Facebook po. Basahin ko lang po. Sabi lang po ni Santa Dison, she's commending you. Ang ganda ng paliwanag ni Doktora. Uy, thank you naman. Hirap na hirap. Dagdagan ko po, maganda rin si Doktora. Mga kasyantal, si Doktora, hindi ko man sabihin pero nasabi niya na ay 60 years old. Ganyan ba ang 60 years old? Tama di ba, Doktora, last time? Grabe. Anyway, tuloy tayo. Doktora, pwede daw po ba sa may kidney problem like stone? Actually, ako, yes. Kahit na stones yan. Kasi wala naman sa kanya ang magkukos ng further accumulation o paglaki ng stone pa. Diba? Paglaki, walang laman ang mga fiber, Dr. Vita Mangosteen, na magkukos ng further stone formation. Ibig sabihin, magkaroon pa ng stones na marami ng iba, ng nadagdagan pa yung stones niya o lumaki pa yung stones niya. Diba? So, kung ako tatanungin, okay siya. Kaya lang problema na naman yung nephro. Diba yung nephrologist yes. niya. Yun ang cold kalaban dyan. So, yes. Pwede sa mistones. Kung ako ang tatanungin, ha. Pero okay. Syempre, it's always the discretion of the nephrologist. Yes. Ang ano kasi, kaya ako nasasabi yun kasi, tinitingnan ko yung laman ng Dr. Vita Mangosteen. Wala naman doon magkukos ng stone formation. So, ibig sabihin, pwede siya inumin ng may kidney stones. Doon lang naman yung nagkakatalo eh. Pagka yung produkto mo o yung supplement mo, makakadagdag sa problema. So, for example, ang produkto nakakadagdag ng nakakakos ng further stone formation, hindi siya pwede. Pero yung Dr. Vita Mangosteen, huwag ka siyang ganung ingredient. Opo. Fiber, probiotic. Diba? O diba, ang mais pinapakain eh, diba? Sa may kidney stones. Diba? Fiber, yeah. Oo. I mean like corn. Hindi man bawal ang isa may kidney stones, di ba, sir? Opo, opo. So you can, di ba? And of course, mangosteen, hindi rin bawal sa may kidney stones. Ayun. Yun ang ibig kong sabihin. Okay yeah. po. Maraming pong tanong pala dito sa Facebook. Next po ay, saang sakit po ba yan mabisa? Doon po sa humihina ang memory. Maganda po ba yan? Alam mo, ang brain. O di ba kanina, Alzheimer, sabi na, nakita mo dun sa slides. Apo, apo. Alzheimer, pwede siya. Number one, ha? Antioxidant siya. Ang Alzheimer is a disease caused by aging. Di ba? So, nagsisimula yung dementia, tapos, palala, nagiging Alzheimer. So, Dr. Vita Mangosteen, ang pinipigilan niya, di ba sabi nga natin, there are three causes of accumulation of free radicals. And number yes. one, external. Yung dulo nun eh, aging. In itself, can cause the accumulation of free radicals. And so what you want to do is to minimize the accumulation of free radicals so that there will be no Alzheimer or the Alzheimer will not worsen. And how do you do that? You supplement, number one, with antioxidants. Number two, you supplement with enzymes, so yung superoxide dismutase. And number three, you support the absorption of these supplements through probiotics. So, to answer the question, number one, tapos, hindi lang yan. Naalala nyo dun sa dulo kung ano-ano laman ng
tawag dito ng by purple corn, 'di ba sa dulo vitamin B and remember brain, kailangan niyan vitamin so nerve B po, no? Kasi 'di ba 'yun ang nangyayari, 'yan ang parang 'yan ang lahat ng nerve nang gagaling, 'di ba? So yung vitamin B present in purple corn can support the prevention of free radical formation in the brain, 'di ba? So doc, yung mga may utang sa kanila, bawal pa inumin to, 'di ba? Maaalala yung utang eh. Maaalala. Huwag nang to, ganun. Pag bigyan. Diba? Ano po? Breastfeeding daw po. Pwede daw po ba sa actually yes. Ako natanungin ah. Kasi sabi nga yung ang magiging problema natin yung pediatrician naman. 'Di ba? Kasi but if the pediatrician will realize why this is valuable to the breastfeeding mom, di ba? Yung sa nagbe-breastfeed, o hindi niya ma-realize yung value, ma-realize na hindi harmful, more than anything else, nakakatulong pa nga, hindi niya pagbabawal. Pero ang tatanungin, wala namang problema. Dok, singit ko po yung tanong ko. What is the youngest age that could possibly take this mangosteen po? Actually, ang nabasa ko doon sa 20 years old. Okay. You can take it as early as 20 years old. Number one, kasi free radical accumulation begins or starts to increase when the individual at 20 years old. Yun, kaya sa 20 years old ka mag-start. Parang gano'n, once a day. Kasi hindi pa sila tatapa. Hindi pa sila mag-deliver. Alam mo, sana kung nag-start sila, mas maganda pa nga, mas early ka mag-start yun eh. Kasi kung meron kang strong family history ng diabetes, maganda yan itong Dr. Vita, Magustin, kasi maganda yung value niya sa processing ng glucose eh, di ba? Tsaka carbohydrates. Yung mga yan nakaka-diabetes kasi. Yung mga nakakataas ng blood sugar. Diba? Heart problem daw po. Oo naman, sir. Kasi number one, diba yung integrity ng blood vessels, sinusupport ng the purple corn, diba? So, which means pag maganda yung integrity ng blood vessels, maganda yung blood flow sa buong katawan, papuntang heart din. Tapos yung heart kasi, di ba usually heart attacks, ganyan-ganyan, is caused by, again, accumulation of free radicals. Di ba? Yung diseases of the heart is also, again, caused by the accumulation of free radicals. And so, therefore, yes, maganda siya sa may heart attack. Na heart attack, bago mag-heart attack, maganda siya. Yung point tanong, parang follow-up po ni Ate Sharon. Late, di po nasabi niyo po na maraming tinatake yung nagme-maintenance. Tapos sabi niyo, the best time is to take sa gabi po. But night shift daw po yung magte-take. Actually, hindi mo siya nakaka-antok, so pwede. So pwede po, gabi pa rin, the best. Kasi po, kunwari, night shift siya, tapos actually, hindi naman kasi siya nakakaantok. Actually, yes. Kahit night shift siya, maganda siya inuwin sa gabi. Alam mo bakit? Remember that lack of sleep causes the accumulation of free radicals. And so, yes. Para hindi ka narag. Okay po. Galing, galing. Naging naging consultation na to. Baka kayo na yung may sakit, ha? Okay po, next natin is for maintenance na rin po ba ito? Add sa medication ng pasyente like diabetic? Kung ako natatingin, talagang magandang siya para sa diabetes. Alam mo, sana yung mga kasyantan natin, maipaliwalag maigi, lalo na sa mga diabetic, potential clients sila na diabetic. Ang value ng mangosteen, Dr. Right, ang mangosteen. Kasi alam mo, they have nothing to lose but everything to gain with the Dr. Right, ang mangosteen. Maganda kasi siya. Opo. Sayang. Sayang pag hindi natin na-push maiki. Opo.
Doc, ito po. Meron po akong pins and needles presently with metformin and Celtican. Pwede po ba ang Fibersol? Yeah, Fibersol. Bakit Fibersol? Yung mangosteen, yes. Mangosteen, Dr. Rita Mangosteen. Diba? Ang iinumin. Hindi Fibersol lang. Yes. Opo. Alam mo, pag tinay nyo inumin yan si pins and needles, pag tinay nyo, ito mamawawala yun. Subukan nyo lang. Yung pins and needles po ba? Yung parang pamamanhid? Kung tawagin nila, ngalay, di ba ano? B-complex din yun? Meron naman ng Dr. Vita. So, opo, di ba no? So, hindi na ka na. Fibersol, ang vitamin B, hindi na. Isa na lang, Dr. Vita. Di ba? Ah, okay, next natin ay wala pa iinumin. Ano na lang po, last 5 questions na lang po, then pahingan na natin si Doc. Ayan, pwede po ba 'yan sa senior citizen? Ako nga minum senior, 'di ba? Yeah! Nakakatakot naman. Sana ganyan lahat ng senior. Oo, alam mo more than anybody else ang senior citizen na mag-aano dito. Mag-aano, magbe-benefit. Pero more than anybody else, kaming mga senior ang magbe-benefit sa Dr. Rita Mangosteen. Di ba? So, Doc, parang... Honestly, alam mo, sir. Apo. Noon na talaga, di ba, nasa supot yan, pinadala ni Sir Lowell. So, siyempre, yung akong binuksan doon, yung collagen, siyempre, beautification, di ba? Pinapansin ang ano, Mangosteen, sabi ko, ano naman ang iba sa Mangosteen? You know, in my mind, no? Yes, ulo may iba sa Mangosteen. Ano mo, nag-prepare ako talaga for ano today. Nag-prepare ako. Hindi ako matapos-tapos yung ano, yung dami-dami kong gustong basahin. Kasi nga, nakita ko yung value ng mga laman niya, yung formulation niya sa health. Specifically, diabetes. Diba? And, ang tawag dito, carbohydrates and fat. Kasi sa akin, being a female, tsaka syempre na nagkakaedad. Syempre, alam mo nagkakaedad na spontaneously tumataba eh. Consequently tumataba eh. Dahil lang sa, ano ba, sedentary lifestyle. Gravity. Isa pa yun. Slower metabolism. Hindi yung gravity, yung law-law ng bilbil yun eh. So, sedentary lifestyle. Ano ba? Yun, tapos yung slow metabolism ng ano mo, yes, di ba? Yes, yes. And so, sabi, kaya muna ako takot. Sabi ko, di ba? Sabi ko, okay pala kung magustin ng Dr. Vita. Bigla ko nga ininom yun. So anyway, yun. So ano yung tanong mo, sir? senior, yes. So to answer that question, yes. The senior. At ito naman po, lumbar pain or tailbone pain. Okay. Doc, sorry po, cut ko lang kayo. Doc, naging tungkol na sa inyo. Sana pagtanda ko, ganyan din ako. Mga ganun. Parang 40 years old lang. Dalawa na 'yung nagsasabi, mama, si Ma'am Linda. Dalawa lang ang dami-dami natin sa chat. Dagdagan niyo, pabatain niyo. Thank you, Doc. Anyway, so na ang tanong, sir. Tailbone or lumbar pain? Lumbar pain is a neural pain. So you to address the pain o 'yung sakit, kailangan i-address mo 'yung problem. Diba? So, for example, merong tawag dito, merong problem sa spine, diba? O, dapat i-address yun. But the thing is, pagkatapos na-address yung ano, yung problem, ang gusto mo mag-heal. And then, papasok ang Dr. Vita Mangosteen. So, address the problem, for example, the slip disc or something like that. So, address mo yun with the orthopedic ano, intervention and then sustain mo ng mangosteen. Mangosteen, Dr. Vita Mangosteen is for healing and restoration of organ health, body health. Organ, sinabi ko organ kasi, di ba, hindi naman body, buong body. Eh, ang nangyayari, ang ginagawa niya is yung actually organ health, ginawa ko lang organ kasi mas madaling intindihan na, di ba? Pero actually body health, yung buong katawan at the cellular level. Ibig sabihin, pag maganda ang function ng cellular level mo, buong katawan mo malakas. Tsaka hindi ka magkakasakit. It can probably even heal cancer.
At saka may studies yan ang mangosteen na nakakatulong sa pag-heal ng cancer. So ano po, possible pa? Halimbawa, nakatulong ba siya sa mga hirap magbuntis po? Okay. I-re-relate ko lang. Kung mahirap magbuntis ganito, minsan, ang problema sa pagbubuntis ay yung quality ng sperm. Diba? So, pag in-improve mo yung quality ng sperm through pag ginawa mo healthy yung sperm. So, kumari, ang sperm niya ganito lang ang langoy papuntang ikilog ng babae. Opo. After sex. Pagka maganda yung supplementation niya, no? Sabihin, na ginawa mong healthy yung sperm niya, gaganyan yung bibilis papuntang iklog. And so, you can facilitate or support or help in fertilizing the egg. Dahil gaganda yung quality ng sperm. Motility. Oo, motility. Yung quality and motility. Yung quality, no, kasi minsan pag yung sperm, parang mahina, di ba? Parang ganun. Hindi na bubuntis yung babae. Opo, opo. Maganda yung quality ng sperm, maaaring makatulong o magkaroon makatulong sa pagbubuntis. Of course, maraming factors na nagko-contribute sa ano, pati hindi mabuntis. But if the quality of the sperm is one factor, then yes, it's the factor, is the reason why they cannot have babies or cannot, that they cannot get the girl pregnant, eh, matutulungan ng Dr. Vita kasi nga, mapagandahin niya ang quality ng sperm. Yun po. Kasi, Doc, ako po, before, ni-research ko rin po si Mangosteen, may mga claims po kasi na nakakatulong daw po sa fertilization. Kumbaga. So, meaning to say po, sa sinabi nyo, mostly dapat si lalaki po ang magte-take. Well, that is, usually, ina-attribute kasi hindi mabuntis sa, no. Well, assuming, hindi, walang ibang dahilan, ha? Mare yung anatomically, di ba? Hindi mabuntis yung babae dahil yung position. O kaya, tawag dito, yung position ng uterus at saka ng ano ganyan, di ba? O kaya, tawag dito, hindi nagpo-produce menopause na, syempre, pero yun. Tapos, pero more often, sinisisi nila sa quality ng sperm ang pagbuntis madalas. So, kaya nga, di ba, may artificial insemination, di ba, yung mga ganon. Apa, so, apa. I-deliver mo mismo yung sperm sa loob, di ba, ng matres, di ba? So, dahil nga hindi maganda yung quality, hindi mahusay lumangoy, o kaya mahina. So, pag yun, ang problema, makakatulog siya. Pero sa ibang bagay, syempre, yung, kung nga, anatomical ang problema, hindi natin, ano yun, hindi siya, of course, makakatulog. Pero yung kung quality ng sperm ang pinag-uusapan, pwede. Dahil nga antioxidant siya, pinapaganda niya ang pag-produce ng sperm. Diba? Okay po. May question po dito. Siguro this would be the last one kung wala pang ahabol. Thank you, Doctor. This is from Mary Grace. Thank you, Doktora, sa pagsagot. But one thing po kasi, senior citizen po kasi mom ko and tumataas po sugar niya. Kaya di daw siya pwedeng mag-take, di daw siya pwede daw ng mga matataas ang carbo at matatamis. Brown rice lang po ang kinakain niya at matatabang na ulam. Bawal din po maalat. Sana po masagot para makabili ako para sa kanya. Thanks po. Hindi ko po alam yung tanong niya. Tinatanong niya lang naman, sir, kung pwede sa mami niya. Kaya mami niya, ang dami daw bawal. Dami na iniinom, daming bawal. Yun. So, ang tingin, ang tanong is pwede naman kahit na marami, kung kahit marami na siyang iniinom. Number two, hindi siya nakakataas ng blood sugar kasi wala siyang low calorie yan din. Pati, tapos, ano siya, hindi naman siya, wala naman siyang sugar content. Tapos, hindi, meron siyang tinanong, alam mo, kasi ang iniisip ko, pag uminom siya ni Dr. Vita Mangosteen, baka gumanda yung ano niya eh, yung bumaba ang blood sugar niya kahit hindi, kunwari ganito, kunwari umiinom siya ng anti-diabetes niya ng 50 milligrams, kunwari lang ha, 50 milligrams a day, anti-diabetic niya.
Pag nag-vitamin, Dr. Vitamin Rosin siya, baka pwede na siya sa 25 milligrams. Pababaan ba yung dose? Diba? So, parang ganun. Kasi pag gumanon, ibig sabihin, nire-resto, gumaganda na yung health ng kanyang pancreas, tsaka ng kidneys niya, parang ganun. Parang something like that. Diba? Ang objective talaga, kailangan mag-put, ang objective talaga natin dito sa, ano, is, sa Dr. Vita Mangustin is to restore back to health the organs of the body. So, yung lahat, mata, brain, skin, heart, the entire body, di ba? Yun. Ayun po. Last question na rin po siguro. Pwede daw po ba ito sa PCOS? Since naging reproductive tayo bigla. Actually, okay. Pag tinignan mo, wala naman siyang bawal. Diba? Hindi siya bawal sa PCOS. Diba? Kasi nga, number one, ang corn ba bawal sa PCOS? Diba? Hindi naman. Diba? Ang mangosting ba bawal sa PCOS? Hindi rin, diba? Diba? So, pero lalo naman ang probiotic, ang Yakult ba, for example? Probiotic, generally. Oh, so, probiotic, bawal ba sa PCOS? Diba? Hindi naman. Ang fiber ba bawal sa PCOS? Hindi rin. More than anything else, ang doctor, ang mangosteen ay maganda sa PCOS kasi antioxidant siya. Ipiprevent niya ang okay, babawasan niya ang masamang epekto ng PCOS sa katawan. Yun. Something like that. Parang ganon. So, hindi. Ang gisip okay, sa mga pasyental natin, ang iisipin lang natin muna is something like this. Ito naman ang Dr. Vita Mangustin is mangustin, fiber, purple corn, fiber sol is fiber, and probiotics. Ngayon, kung iisipin mo masama ito o bawal ito sa ganito sa ganyan, isipin mo yung laman. So, kunwari, yung mag-corn, bawal sa ganito, di ba? Hindi naman. Ang diabetic, kumakain ng corn. Ang hypertensive, kumakain ng corn. Di ba? Ang fiber, hindi bawal yan kahit kanino. Kasi nga, maganda ang fiber sa katawan. Ultimo National Cancer Institute, sinabi niya na at least kailangan mo ng 30 to 40 milligrams of fiber a day. Di ba? Yun. So, walang bawal ang fiber, di ba? Unless meron yung gastrointestinal problem na parang may sakit yung kumare meron siyang ano ba sakit na hindi pwede sa fiber. Kasi halos wala naman nabawal ang fiber. Except yung mga siguro di rin eh. Kasi alam ko yung mga may colon problems, fiber din ang binibigay eh. Opo. Wala namang bawal masyado, wala rin bawal sa fiber. So yun na isipin natin, kung ito bawal, so pwede makamain ng mais to ah. Kung may diabetes, may kidney problem, pwede naman ng mais. Kung hindi bawal. Eh mag-gustig, prutas lang yan eh. Diba? Kaya lang, in-extract mo yung laman ng prutas. Diba? Kinuha mo yung laman ng prutas para gawing tablet. And so, hindi siya bawal. Kasi prutas lang siya. Yun. So, bawal lang siya pag allergic ka sa ingredients ng mangosteen. So, bawal din siya pag allergic ka sa mais. Diba? So, pag hindi ka makakain ng ano. Tapos, mayroon mga diseases na na medyo parang genetic diseases na bawal ang tawag dito yung sa fiber sol. But very rare naman yun sa atin. Diba? Okay. Doc, sige po. I think we're done. Pero habol lang po. May naisip ako, bakit parang ganun yung tanong nila? Dahil ba, kasi matamis po si mangosteen, baka iniisip nung iba, ay hindi ako inom yan kasi matamis si mangosteen because it's a fruit. Actually, hindi matamis ang mangosteen, sir. Maasim yan, ha? Nakakain ka ba ang mangosteen? Hindi po. Wala po niyan sa lungsod. Sir, medyo maasim niya. Alam mo kasi hindi ako makain na maasim eh. Kaya alam ko maasim siya. That's why, okay na ako sa tablet.
Number one. Number two, ay magmamangosteen fruit na lang ako. Hello? Ilang kilong mangosteen fruit ang iinom, kakainin mo para makuha mo yung antioxidant properties niya. Di ba? Opo. Ay, kakain na lang akong purple corn. Alam, purple corn na naman, sir, ang tamis. Yun talagang purple siya. Ang tamis, hindi ko alam, hindi ko akalain ganun katamis ang purple corn. Yun. So, yeah. No, mangosteen is not sweet. Okay po. Ayun. Sige po, Doc. Maraming salamat. I think we're done for the meantime kasi we'll still have another session next week and we still have our young-looking doctor na 26 years old. Thank you, Doc. And our distributors are really grateful for the session. And again, panoorin nyo po yung last episode nung nakalugay si Doktora. Akala, mapapagkamalan nyo po na model yung kausap natin. Sana, sir, alam mo, I don't know how to convince everyone or to I don't know how to convince everyone that the formulation of the Dr. Vita Mangosteen is the most excellent mangosteen supplement in the market. Parang ganun. Napaka-effect, napakaganda niya. Hindi ako nang bobola kasi mga makapala akong mambola, di ba? Kasi nakikita mo, alam mo naman eh, di ba sir? Nakikita mo naman yung mga mangosteen sa market, di ba? Apo. Talagang sabi ko, magandang pampapayat, magandang pampaano, lahat. Ganyan na siya. Yes. Okay, Doc, thank you again. Thank you rin, sir, ha? Thank you everyone for joining us today. Okay. Again, mga ka-Chantal, thank you. If you have questions pa po, you could comment it down, then isa-save po natin, then pwede natin itanong kay Doc for the next session. And I'm really excited because, again, ito po yung promise ng company to provide quality content. Nag-hire na po tayo ng resident doctor. Well, sorry, magandang resident doctor. At yung kagabi pong tinraining ni Wildon about how to market the product, pagsamahin po natin, ay imposible po na hindi tayo makabenta. And I'll take note yung sinabi po ni ma'am, ni doktora, sana makita niyo yung kagandahan ng mangosteen because nakita po niya. Sir, alam mo, dapat siguro una dyan ikaw uminom. Ah, meron po. Uminom po kami. Oo, so, lahat tayo. Kasi may kita mo yung difference eh. Diba? May kita mo yung difference. Hindi ka mapapagod. Less kang mapagod. Less fatigue. You will feel parang lighter. Mas magaan. Oh. Okay po. Maraming salamat po, Doktora. At salamat din po kay Ma'am Dada, kay Sir Troy at Ma'am Ces na kasama natin. Umiinom din. Ayun po, yes, yes. Again, salamat po, Doc. Next week, same time, same channel. I hope same host. At same beautiful doktora, Doktora Cecil. Thank you po. Salamat thank you po. We'll end this meeting. Again, continually pray lang po for this situation. Kaya po ito ng mga panalangin natin. And this too shall pass. Salamat again, doktora. Stay healthy po. Yun din po yung concern natin kay Chantal. Lahat po tayo mag-take ng Dr. Vita. Ayan. Salamat, Doc. Bye-bye po. Laban ng COVID. Ay, oh. Yeah. Oh. Balikan natin yan next week, ma'am. Mga susunod pa na product. Thank you po. Thank you, sir. And ko na po.